Evening. Magandang gabi, Marcy. Kamusta ka na? Malakas po ang ulan. Sana nakasilong kayo at nasa bahay na kayo. Magandang gabi, Willie. Umakyat na po ako dito sa taas, sa kwarto ng anak ko para lumakas yung malakas yung signal. Patuloy pa rin ang pagkidlat eh, no? So sana yung mga kapatid natin, no, galing sa trabaho, galing kung saan ay nakakauwi ng maayos. Okay? Ayan. I-share niyo po itong video na to sa mga kaibigan natin, sa mga mahal natin sa buhay, no? Ayan. Tapusin po natin dahil pinagpipray ko po na gandang gabi po, Merlin, Sister Merlin. Kamusta na po kayong lahat? Salamat sa Diyos dahil kung makikita mo ang kapaligid, no, bumababa ng mga cases at lumuluwag na mga hospital. Salamat sa Panginoon, no, sa patuloy na pagbibigay niya ng kalakasan sa ating mga frontliners, medical frontliners, no. Gandang gabi, Joner. Magandang gabi po, Elinita, Sister Elinita. Magandang gabi, Willie. Back to work tayo tomorrow. Katatapos lang din po ng ano, ng digital Bible sharing sa pinagtatrabahuan po namin. So, sa amin po, no, sa amin pong kumpanya, aming pinagtatrabahuan, talaga pong lahat ay nire-require na manood ng mga Bible study online. Kasi hindi nahihirapan po kaming mag face to face, kaya online muna kami. No, maganda pong pamaraan 'yon upang mas ma-share pa nila sa family nila, no? Sige, antayin pa natin, no. 7:51 pa lang naman. Antayin po natin 'yung iba, baka nanginginahin pa o kaya nasa biyahe pa. Ang ating pong ano, kung makikita nyo po, bago po kami magkaroon ng evening prayer or morning devotion ni Pastor Kiko, ang LJ Balenzuela at Pompak Balis Formation Center, may poster po kami pinupost, no? Nandun po yung aming mga topic na i-discuss. Magandang gabi po, Shireel Baskugin, Sister, magandang gabi. Magandang gabi po, Sister Victoria. Salamat sa Diyos at kayo po ay nakapanood ngayon, no? At doon po sa mga posters, doon po yung text, no, ng ating isi-sharing, no. Tonight po, ang ating pong isi-share is about commitment, no. Hi, Cathy. Magandang gabi. Hope you're fine, no. Mag-message ka lang kung kailangan ng tulong, prayer, ha? Huwag ka pong mahiya. Magandang gabi, John Medrano. Wow. It's about commitment, no? Ang ating pong topic, no? Commitment, alam mo, yung commitment is a single word, but a lot of meaning for everyone, no? Maraming pwedeng gamitan ng commitment, no? Sa lahat po ng aspeto ng buhay, meron pong mga commitment, no? Ang pinaka-ultimate po dyan, yung commitment natin sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Hesukristo ang commitment po natin, no? Magandang gabi, Leo. At salamat at ikaw ay nakapanood at i-share niyo po itong video natin, no, sa mga kakilala natin, sa ating mga kaibigan, sa mga mahal natin sa buhay, no? Balik po tayo, no, sa uri po pa
uri po ng paligid natin, no, sa society na kinabibilangan natin, no. Madalas isinasabi yung word na commitment, no. Madalas hindi nila binibigyan ng halaga yung salitang commitment, no. Minsan sabi natin, we want to be together, no, dun sa partner mo. We want to live together, pero ayaw mo naman pakasalan. 'Di ba? So yung the word commitment din medyo malaking question mark sa iyo. Then minsan pag inibitahan ka, oh, sige, punta kami diyan. No? Tapos biglang may linya ka mapababa. Kundi traffic. So parang hindi nakikitaan ng interest, no, na talagang pumunta sa imbitasyon, no. Alam mo ba yung pressure ng environment natin, no, this kind of environment can very will actually shape kung ano magiging tayo, kung sinong magiging tayo in the future, no? Kung ano, no? Kaya nga nauso sa panahon natin yung Indiana Jones. Alam mo yung Indiana Jones, di ba? Magandang gabi, Adam. Yung Indiana Jones, yun yung laging nangi-Indian. May imbitasyon, pero hindi naman nagpupunta, no? Mayroon naman D&D. Yung D&D, yung dead man na delay pa, no? Mr. Tomorrow, yung bang, sige, bukas na lang, no? No? Alam nyo, itong word na commitment, no? Importante yun, lalong-lalo na sa buhay ng Panginoon. No? Sapagkat siya mismo, no? Naging halimbawa siya ng salitang commitment. Let me share a story, no? Ito ay fiction lang naman, pero sana makita natin yung message niya, yung moral lesson niya. Alam mo, merong isang baboy, no, tsaka isang inahin, no, sa barnyard, no, and magkakaroon po ng piging ang simbahan na kung saan sa community nila. Ang sabi nung manok, paano tayo, magandang gabi, Jeremy, paano po tayo makaka-share doon, no, sa piging na nagagawin? Magandang gabi ka sa inyo. Sabi nung inahin, alam ko na. Sabi niya, magbibigay ako ng aking itlog at ikaw ay ibibigay mo ang bacon. Natigilan yung baboy. Sabi niya, maganda yung idea mo, pero meron lang bagay na dapat iklaro. Ikaw, i-contribute mo yung itlog mo. Samantalang ako, kailangan kong mamatay para maging bacon. So, ganun po yung commitment, no? Yung iba kasi sa buhay natin, gusto lang mag-contribute, no? Gusto lang mag-contribute. Samantalang yung iba, talagang dugo at pawis ang ibinibigay para sa bagay na ikatatagumpay ng mga gawain nila. Yun po yung commitment, no? Along the way, magandang gabi, Johnner, magandang gabi, Kuya Doy. Along the way, na marami kang obstacle madadaanan, eh. Kristiyano ka man o hindi, nagtatrabaho ka man o hindi, yung bang typical ka lang na tao, along the way, alam mo, marami kang obstacle madadaanan. Sa buhay po natin, in reality, ganun po ang nangyayari ngayon, no? Let's go back, no, sa mga ginagawa natin na may kaugnayan sa Panginoong Jesus. Tayo ba ay contributor lang o may true commitment tayo sa to pursue yung God's plans in our life? Tayo ba ay nakikiuso lang sa daloy ng panahon? O tayo ba ay focus sa mga gawain para sa Diyos? Kung tayo ay isang leader, di tayo dapat huminto. Kahit anuman ang pagsubok ang aharapin ng bawat isa. Kung tayo ay mga magulang, di dapat nagsukuan ang ating mga anak. Kung tayo nagmamahal, hindi tayo dapat bumigay. Kung tayo ay nagbabago, di tayo dapat sumuko sa mga pagsubok, no, sa landas na ating tinatahak. Commitment is doing a noble task should be pursued and never, never stop it. Magandang gabi, Digna at Ansel. Help me in prayer. Panginoon, marami po salamat sa mga kapatid kong nanonood ngayon.
maraming salamat dahil idinako mo sila, Panginoon, sa gabing ito sa aming evening prayer and devotions. Maraming salamat dahil sa pagkakataon na maibahagi namin yung commitment na pinakita ng Panginoong Jesus habang siya nabubuhay pa sa lupa. Naway maging tularan namin yung commitment na binigay niya nang dito pa siya sa lupa at habang ginagawa niya pa ang mission niya. Kami po, Panginoon, bawat isa sa amin, may mga kanya-kanyang mission sa buhay. Mission na maaaring magtagumpay o mission na maaaring mabigo. Pero ang sukatan po ng aming tagumpay at kabiguan ay yung commitment na ibibigay po namin. Panginoon, tulungan mo po kami. Tulungan mo po na maisabuhay namin ito. Tulungan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga manunood, kung ano man ang pagsubok na dumarating na sa buhay nila ngayon, ay kanilang malagpasan. Ipakita nila, Panginoon, ang commitment nila sa bagay na nais nilang mangyari sa buhay nila. Ipakita nila, Panginoon, tulungan mo po kami na mapagtagumpayan namin ang bawat sitwasyon na aming pagdadaanan. Marami pong salamat. Ngayon pa lang, Panginoon, ngayon pa lang, simula pa lang, Panginoon, itinataas na namin ang iyong dakilang pangalan sapagkat ikaw, Panginoon, ang magtuturo sa amin sa lahat ng mga landasin na namis ng gabin. I-bless mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid na nanunood at ang mga manunood pa sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Pakisulat po ang salitang Amen. Wow, no? Magandang gabi, Ferdy. Yan. Si Ferdy, halimbawa yan ng true commitment, no? Wala pong pinalalampas na morning devotion niya, no? When, what is commitment to you, my dear brothers and sisters? Commitment is something na courage to change? O commitment speaks yes or no? Or yes lang? Or commitment is loyalty? Commitment is reliability? Commitment is devotedness? Hindi ko po alam kung anong meaning ng commitment sa inyo. Or commitment is not quitting when it's getting boring and challenging or discouraging the situation. Commitment is to persevere more when things get rough and ugly. No? Doing the right things all the time. Alam mo, if we look back sa buhay ng Panginoong Jesus nung siya'y nabubuhay pa, we can say, no, the commitment to His ministry, no, sa ginagawa niya po that time, ay hindi po mapapantayan, no? Ang Panginoong Jesus ay talagang ipinakita ang kanyang commitment, ano pa man ang sitwasyon, kung sino pa man ang kasama niya, at kung saan man lugar ito, no? He was really in full commitment sa mga ginagawa niya. Even nung nagpre-pray siya sa Getsemani, no, sabi niya sa kanyang ama, sabi niya, "Take this cup from me." Pero hindi eh. And then sabi niya, "Your will shall be done," sabi niya. Magandang gabi po, Sister Bioli at ang aking BFF Peng. No? And then, he stayed completely committed dun sa goal niya. No? Alam po natin na nung panahon na nandito po siya, maraming obstacle sa ministry niya. And yet, andyan yung patuloy na paninikil sa kanya ng mga paraseyo ng mga tao mismo, no, na niloloko siya, no, but still, no, he stayed on the track and finished strong ang Panginoong Jesus, no. Meron pong account sa Bible, no, na makikita mo yung commitment ng Panginoon, no. Basahin ko po sa inyo, ito po ay nasa Mark 5, no, medyo mahaba-haba po ito, pero pagsama-sama na lang po natin yung mga verses na magkakaparehas at may isang meaning, no. Ito po. Sa Mark 5:21-43, ito yung ang Panginoong Hesus ay binuhay ang patay na bata at ginamot niya yung sick woman, no. Sige, umpisahan po natin sa verse 21. Sabi niya, "When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake," no?
Then one of the synagogue leaders, no, church leader named Jairus came, and when he saw, magandang gabi, Marites, when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying," sabi ni Jairus. "Please come and put your hands on her, that she will be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. Look at this, no? If you analyze the step ng verses from verses 21 to 24, hindi naman po talaga yun ang pakay ng Panginoong Jesus, no? Ang pakay po ng Panginoong Jesus ay talagang magturo sa mga tao. Pero itong si Jairus ay sumingit at sumalubong. Sabi niya, "Panginoon, no? Ang aking anak ay mamamatay na. Pagalingin mo siya." Nakita niyo yung sitwasyon? Ikaw, no? Nakita mo yung sitwasyon? Ready na siya na gawin ng isang bagay. Mag-preach, mag-teach, mag-heal. Ngayon, may isang tao na sumingit at sinabi, humingi ng tulong niya. Imagine, no? Ikaw siguro, pag may sumingit sa gusto mong gawin, magagalit ka pa. Magandang gabi sa gwapo kong pamangkin, kay Kian. Diba? Magagalit ka siguro kapag merong obstacle na nadaraan, pag may isang bagay kang gagawin. Panginoon, pero ang Panginoong Jesus hindi. Kasi klaro sa Kanya, klaro po sa Panginoon, ang Kanyang mission dito, magandang gabi, Brother Jeffrey, ang Kanyang pong mission ay manggamot. Sabi niya, di ba? Manggamot ang pong mission niya. So whatever happens, talagang manggagamot siya. At alam niyo po ang nangyari, ito po ang bagay na nakita po natin, no, dito sa particular verses. And sana maintindihan ng bawat isa. Committed person is willing to pursue and do his mission whoever he was with and wherever he was. Ang commitment po, hindi namimili, no, kung sino ang kasama niya, katulad ng pagsama niya kay Jairus. Ang commitment po, hindi namimili kung saang lugar at kung kailan ka tutulong sa kapwa mo. Yun po ang tandaan natin, yun po ang tunay na commitment. Alam mo, tuwa ako dahil marami ako na kilalang mga pastor, mga kaibigan ko na, alam mo, isang tawag mo lang, ipagpe-pray ka. Titigil po talaga sila sa ginagawa nila at sila'y mananalangin para sa inyo. Katulad po ng ginagawa namin, no, halos gabi-gabi, no? Titigil po talaga sila sapagkat iyon po ang kanilang misyon, ang manalangin para sa inyo, ang tumulong para sa inyo. Dahil focus dahil ginagawa nila ito para sa Diyos. Ginagawa nila ito para sa Panginoong Jesus. Watching from Balayan, Batangas. Magandang gabi po mga taga Batangas. Ala, eh, kayo'y mag-enjoy na manood din eh, ha? Diretso po tayo sa 25 hanggang 34. Nung palakad na po sila, no, pupunta na sila dun sa bahay ni Jairus para gamutin yung anak niya. No? Suddenly, a woman was there who had been subject for bleeding for 12 years, ha? 12 taon ng dinudugo. And she had suffered a great deal under the care of many doctors. And spent all she had, yung buong yaman niya, naubos na. Yet instead of getting better, lalo pang lumala yung sakit niya. No? When she heard about Jesus Christ, she came up behind and the crowd touched his cloth. No? She came up behind him and behind in the crowd and touched his cloak. Hinipo niya po yung roba ng Panginoong Jesus. Because she thought, if just he touches his clothes, she will be healed. Magandang gabi, kapatid kong Pogi, Joey, no? Salamat sa panonood, no? Ang kanyang paniniwala, no, sa puso ng babae na 12 years nang dinudugo. Pag nahipo niya ang damit ng Panginoon, siya ay magagaling. Immediately, no, her bleeding stopped. Wow, her bleeding stopped. She felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized yung kapangyarihan na nawala sa kanya, no?
He turned around, no, umikot siya, no, sabi niya. And tinanong niya, who touched my clothes, sabi niya. Hinanap niya, no. Kasi sa dami ng tao, di niya po talaga mapapansin na may humipo sa kanyang roba, no. But Jesus keep looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear. And then she told the whole truth. Alam mo sabi ng Panginoon, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from suffering. Again, ah, look at the sequence of what really happened. Papunta na siya sa bahay ni Jairus, pero along the way, mayroon isang babae na may sakit at kailangan ng tulong niya, hinipo siya. Huminto na naman siya. Ganun din po sa real life natin, no? Akala natin nalagpasan na natin yung isang problem. Akala natin itong obstacle na to, oh, nalampasan ko na. Pero along the way makakakita ka uli ng obstacle. Doon sa mission na gusto mong gawin. Ang Panginoong Jesus, hindi niya tiningnan na obstacle ito. In fact, no, committed person is willing, no? Remember this, committed person is willing to give yung kanyang oras, yung kanyang lakas, yung kanyang panahon para ma-pursue ang kanyang mission. Along the way, alam mo po na magkakaroon ng mga problema. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, mas madami pa. Pero focus po siya. Ang committed person, no? Sana tularan natin ng Panginoon Jesus na ibibigay niya yung kanyang oras, ibibigay niya yung kanyang lakas para patuloy pa rin, no, yung pagsulong niya sa kanyang mission. Ikaw ba? Ano ba yung mission mo? Ano ba yung ginagawa mo na dapat ibigay mo yung commitment mo? Along the way, magkakaroon ka ng maraming problema, pero ibibigay mo pa rin. Ano ba? Eh, sagutin niyo po. Sapagkat kayo po nakakaalam nun kung anong mga pinagdadaanan nyo ngayon. Pero ang tinuturo po ng Panginoon, no, kapag committed ka, dapat handa mong ibigay yung oras mo, yung panahon mo, yung lakas mo para mapursu ang iyong mission in your life. No? Be it for your family, for your loved ones, or work-related siya. And even kung ito ay mission patungkol sa mga ginagawa ng Panginoong Jesus, na pagpapatuloy ng paggawa ng mga gawain ng Panginoong Jesus. Pursue mo lang. Along the way, sigurado, kakaroon ka ng mga problema. And then, pagpatuloy po natin, while Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus. Ito na ang matindi. Wow, isa ko na naman pamangkin, nandito, pogi-pogi. Mark, magandang gabi. Came from the house of Jairus, the synagogue leader, your daughter is dead. Wow! They said, why bother the teacher anymore? Sabi nung kasama niya, oh, bakit yung ginugulo pa ang teacher, samantang patay na pala ang anak? Again, ha? Papunta ka doon sa mission mo, tapos malalaman mo na, naku, wala yung kausap mo doon. Naku, malilit yung kausap mo doon. Naku, wala doon si pastor. Naku, wala doon si bishop. Ano lang mangyayari? Hindi mo makukuha yung bagay na gustong mangyari sa araw na yun. Anong gagawin mo? Katulad ng Panginoong Jesus, no? Sabi ng Panginoong Jesus, nung narinig niya, no? Jesus told him, don't be afraid, just believe. Wow. Sabi niya pa doon, ha? Kasama niya, huwag kang mag-alala. Basta maniwala ka lang. Along the way, pag may nagsabi sa'yo, ay, wala si pastor, wala si bishop, wala si manager. Be positive. No? Don't be bothered. No? Huwag ka kagad mawalan ng pag-asa. Baka may sinusubok ka lang eh. Na andun pala, no? Inaantay ka lang. Sinusubok lang yung commitment mo. Sinusubok lang yung interest mo sa mga gawain na ito. Diba? Again, committed person never lose his focus. Hindi po nawawala ang focus ng committed person. Dapat po, tuloy-tuloy lang yung mga gawain na ganito. Despite of the heavy obstacles, kahit marami po yung mga
talagang pumipigil, no, sa mission mo sa buhay, tuloy mo lang yan, Brad. Tuloy mo lang yan, sister. Sapagkat bahagi yan. Katulad po ng ating Panginoon, no, hindi po siya nagpa-apekto sa mga balita, no. Tinuloy niya lang yung mission niya, no. Alam niya na mamamatay siya, eh. Alam niya na ipapako siya sa krus. Alam niya na papahirapan siya, pero itinuloy niya lang. Ikaw ang sabi, wala si pastor dyan, wala si bishop dyan. Bumalik ka na kagad. Hindi mo pa klinaro. Diba? Hindi mo pa kinumpirma kung totoong wala sila. No? And, tinuloy niya po yung mission niya, no, sa daughter ni Jairus. If we are like Christ, we should do the same. Huwag po tayo magpa-apekto, no, sa mga bagay nagiging obstacle sa mission natin sa buhay, no? Okay, pagpatuloy po natin. He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. He went in and said to them, "Why all this commotion and wailing?" Sabi niya, "The child is not dead, but asleep." Ganun din ang mangyayari sa'yo along the way. Sabi mo, "Oh, bakit kayo nandyan? Bakit hindi nyo ginagawa yan?" Kasi marami talagang hindi maniniwala sa'yo. Mismo yung mahal mo sa buhay, hindi maniniwala sa'yo pag hindi ka nakikita ng commitment. Maski yung kasama mo sa church, hindi ka nila susuportahan pag hindi ka nakikitaan ng commitment. Paano nga, isang balita lang na fake news pa ata, naniwala ka kagad. How come? Don't expect them to believe you. Don't expect them to follow you. Oh my dear, wake up. What Jesus did, no? Tuloy lang siya. Tinuloy lang niya lang. Sabi niya, whatever it takes, ano man ang mga obstacle yan, itutuloy ko lang. Pumunta siya na sa bahay ni Jairus, di ba? O anong pagkakaiba ang pagkakagulo ni John, no? Pinagtawanan pa siya. And you know what happened next? And he put them all out. Pinalabas niya. He took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. No? He took the son, he took the hand and said to her, "Talita kum," which means, "Little girl, I say to you, get up." Immediately, the girl stood up and began to walk around. Wow, she was 12 years old. And this they were completely astonished. Talagang nagpapabilib sila. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. If you can show to your members, to your family members, to your church members, that you are pursuing this mission at without hesitation and with full focus, no? Maganda gabi, Napoleon. Diba? And I tell you, pagtatawanan ka talaga. Pero, the moment na nakikita nila, your mission is effective, what you're doing is for them, I'll tell you, they will believe you, and you will model the word commitment in your family, in your church, in your work, in your community. Alam mo, ang committed person will finish the race with a strong kick. Katulad ng Panginoong Jesus, di ba? Oh, ano, nasa napunta yung mga nagtatawa na patay na daw yung bata. Pero nabuhay, di ba? Nabuhay, and it's the strong kick, no? In our life, ganun din, no? Despite of all the obstacle, commit yourself to do that. Commit yourself na this is I'm doing for the glory of God, for our Lord Jesus Christ, for my soul, for my family, for my work. And I'll tell you this, it will prosper and succeed. In Jesus' name, amen and amen. Alam nyo, sabi nila, ano ba yung commitment na binigay ng Panginoon? No, ano ba yung commitment ng Panginoon? Dadaling ko po kayo, no? 818 pa lang naman.
dadalhin ko kayo doon sa account sa Bible na kung saan gumawa ang Panginoong Jesus ng covenant to us. Sabi niya, Mateo 26:29, habang sila'y kumakain, kinuha ni Jesus ang tinapay. Pinagpala niya ito, pinagputol-putol, at ibinigay sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo, kainin ninyo, ito'y ang aking katawan. Kinuha niya ang saro at nang makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat. Ito ang aking dugo ng bagong tipan. Nabuhos ito para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng marami. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas hanggang sa may panumbalik ko ang aking pag-inom nito sa paghahari ng aking ama. That moment, no, was the moment Jesus Christ committed his life for us. Yun po yung moment na kinumit niya talaga ang sarili niya. And fulfillment of his mission. This was further extracted from the following verses. Alam mo nung nabasa ko ito, ito ang meaning talaga na binigay ng Panginoon. John 6:53-58, no, sabi niya, sinabi nga ni Jesus sa kanila, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo ay makakain ng laman ng anak ng tao at makakainom ng kanyang dugo, ay wala kayong buhay. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Ibabangon ko siya sa huling araw. Ito ay sapagkat ang aking laman ay totoong pagkain at ang aking dugo ay totoong inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananatili sa akin. Ako naman ay sumasa kanya. Ang amang buhay na nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa ama, gayon din kumakain sa akin, siya ay mabubuhay dahil sa akin. Last verse, ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito tulad ng inyong mga ninuno at kumain ng mana at ngayon mga patay na. Siya na kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Tatanungin nyo ngayon ang mga sarili nyo kung bakit ganun kakumit ang Panginoon, ganun kakumited ang Panginoong Jesus sa mga ginagawa niya. Dahil ang ginagawa niya ay ang nais ng Ama. Yun po ang kanyang mission. And our Lord Jesus Christ committed His life and died for us. Are you willing to commit your life to Him? Kaya mo ba na ibalik, ibigay ang iyong buhay, ang iyong panahon, ang iyong lakas para sa Kanya? Kaya mo ba? Kaya mo bang isakripisyo ang lahat ng bagay at ikumit ang iyong sarili para sa iyong pamilya? Kaya mo bang ipokus ang sarili mo sa mga trabaho, sa mga gawain na maka-Diyos at para sa pinagtatrabuhan mo? Yun po ang tunay na commitment. Sapagkat ang salitang commitment ay binigyan ng buhay at halimbawa ng Panginoong Jesus. Mga kapatid, no? Pag sinabi mong committed ka, gagawin mo yan. Katulad ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay dahil siya ay nag-commit para sa iyo. Sana naman, tayong mga kapatid ko, ibalik natin ang pabor sa Panginoong Jesus. Ibalik natin yung panahon at oras na nawala nung tayo'y nasa kaguluhan pa. Nang tayo ay nasa kadawagan pa. Kailan ba? Ito po ang tamang panahon na ipakita ang commitment sa pagsunod sa Panginoon, ang commitment na pagmamahal sa kanyang mga salita. Saan mo gagawin yan? Dumingon ka dyan. Kung may katabi ka ngayon, dumingon ka. Sisimulan mo sa kanya.
ang sinimula ng Panginoong Jesus ang mission niya sa lupa. Magandang gabi mga kapatid. Naway ang ating devotion ay maging aral sa lahat upang tayo magbigay ng tamang commitment sa Panginoong Jesus, sa kanyang mga gawain, sa ating pamilya, at sa ating mga pinagtatrabawan. Matagal ka nang inaantay ng Panginoon. Inaantay ka niya. Matagal na. Bumalik ka na sa kanya. Marami pong salamat at magandang gabi. Okay, dadako na po tayo sa panalangin, no? Pakisulat po ang amen kung na-bless kayo, no? Alam nyo, nagme-message kanina si Pastor Kiko. Sabi niya, marami nang gumaling sa mga prayer requests. Wow, praise God, no? Pero, syempre, katulad din ng reality, marami naman talaga mga kapatid natin na humihingi ng panalangin. Okay? So, ito po ay babasahin natin upang sana nanonood sila ngayon at o nakikinig, sapagkat ang gabing ito at sa mga susunod pang gabi ay para sa mga kapatid natin na nangangailangan ng panalangin. Sabi po nga nung on fire nating pastor, ano, si Pastor Kiko, sabi niya, tayo lang ay medium. Let the Lord do yung kanyang part. No? Magmananalangin po tayo. Panginoon, kasama ko po ang aking mga kapatid dito na mahigit 20, Panginoon. Samahan mo kami at gawin mo kaming karapat-dapat sa panalangin na aming gagawin. Gawin mong linisin mo po ang aming mga puso at ang aming isip upang kami maging karapat-dapat sa panalangin na gagawin namin. Panalangin na kailangan ng aming mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus, aming pundalangin. Amen and amen. Wow! Una po, panalangin po natin, no? Mga kapatid natin na pinagdadaanan ay sakit ng COVID, no? COVID-19. Panginoon, kami po ay nananalangin sa mga kapatid namin na pinagdadaanan ang pinagdaanan ko, Panginoon. Yung takot na pinagdadaanan at sakit ng katawan mula sa banta ng COVID-19, Panginoon. Lord, itinataas ko sa iyo, Panginoon, si Amalia de Jesus, Panginoon. Napatuloy mo na siya, Lord, na bigyan ng kalakasan, Panginoon. Ibalik mo, Panginoon, yung dati niyang lakas upang mapagtagumpayan niya yung sitwasyon na dala ng kaaway, Panginoon. O God, ganun din, Panginoon, itinataas ko sa iyo ang pamilya ni Mike Ibit, Panginoon, na sa kasalukuyang lumalaban, Panginoon, sa COVID-19. Lord, yung wife niya, Panginoon, dalangin namin, Lord, alisin mo na yung ubo, yung pag-ubo ng kanyang misis, at palakasin mo, Panginoon, ang kanyang lungs, O God. Gawin mong normal ito. At Lord, dalangin din namin na gumamit ka po, Panginoon, ng mga doktor at nurses na magpapagaan ang kanilang kalooban, Panginoon, sa mga sandaling ito. Itinataas rin po namin sa iyo, Panginoon, yung mga kapatid namin na quarantine, no? Mga kapatid namin naka-quarantine na dahil sila ay suspect pa, Panginoon, sa exposure. O Lord, palakasin mo sila, ang kanilang kalooban, at bigyan mo pa sila, Panginoon, ng console, pagpapalat, kapayapaan sa kanilang mga puso, na itong bagay na ito ay kayang-kaya nila, sapagkat ikaw, Panginoon, ang tutulong sa kanila, Panginoon. In Jesus' name, amen po and amen. And we pray, Lord, sa aming mga kapatid na kasalukuyang lumalaban sa sakit na cancer. O Lord, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang mga kapatid namin na may karamdaman na cancer. Lord, si Nimpa, Panginoon, Nimpa Rodoquero, si Marilyn Villanueva, si Lani Tombocon, si April Rocky Antonio, Virgilia de la Cruz, si Dindo de la Cruz, si Melinda de la Cruz, si Remedios Pangilinan, Panginoon, si Sharon Julian, si Elinita Ramos, Lord, Paulino Dupaya Jr., si Oliver Ocampo. Panginoon, ikaw ang Diyos na
pinakamakapangyarihan. Ikaw ang Diyos na buhay. Hinihipo mo, Panginoon, ang bawat buhay ng mga taong lumalapit sa iyo, na may buong pananampalataya at paniniwala na sa pamamagitan mo, Panginoon, sila ay gagaling. Lord, itinataas namin sa iyo ang mga kapatid namin na may cancer, Lord. Ang mga kapatid namin na lumalaban sa sakit na cancer. Ikaw na, Lord, ang dalangin po namin na ikaw po, Panginoon, ang manguna sa paglaban nito, sa pagdurog ng mga cancer cells sa kanilang katawan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kagalingan, kalakasan, upang ang lahat ng ito ay kanilang mapagtagumpayan. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. And we pray, Lord, para sa mga taong may depression na nagiging sanhi para hindi magtuloy-tuloy ang kanilang pag-usad, ang kanilang pananagumpay. Lord, we pray para kay Carla K. Prondoso, kay Brother Genesis Baldonio, Lord. Ikaw na po, Panginoon, ang manguna sa buhay nila. Ikaw na po, Panginoon, ang mag-address, Lord, sa kasalukuyang kalagayan nila. Alam po namin, Panginoon, na iyong hihipuin ang sitwasyon nila, iyong pagagalingin ang kanilang karamdaman sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. We pray, Lord, sa mga may diabetes, si Brother Glenn Brigoli, Elizar Noriego, si Grace Nyola, Panginoon, Lord, ikaw na po, magandang gabi po, Ate Alice, pray for Mike, no? Ikaw na po, Panginoon, ang magpababa ng kanilang sugar count, Lord. Huwag mo hayaan, Panginoon, na patuloy na lumala yung diabetes na bagkus, Lord, ay anuman mga bagay na nawawala sa kanilang katawan dahil sa diabetes, papalitan mo ito, Panginoon, ng bago. Papalitan mo ito ng sariwang, Panginoon, upang ang pakiramdam nila, O Lord, ay maging lumakas at guminhawa, Panginoon. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. We also, Lord, pray sa kay Brother Joey Zaba na kababata ko po. Ay, Lord, pataasin mo na po yung potassium count niya dahil bumaba. Kaya ang mga muscles niya, Lord, ay nanakit at nagkakaroon siya ng cramps. O Lord, ibalik mo na po, Lord, Panginoon, ang activity ng kanyang muscles. Ibalik mo na, Panginoon, sa normal level yung kanyang potassium. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, amen and amen. And we pray, Lord, sa father ni Ansel, ni Sister Ansel, dahil nag-second dose kanina, O God, dalangin namin na walang adverse effect po sa kanyang ama ang second dose ng kanyang vaccination. Malaki po, Panginoon, ang aming pananampalataya na ang vaccination ay walang adverse effect, Panginoon, sa tatay ni Ansel. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, amen and amen. We also, Lord, pray sa mga kapatid namin na may kidney problem, si Christe Araki, si Chester Tiglao, si Lydia Cruz, si Eduardo Francisco, at si Pastor Art Duyan. Panginoon, kami po ay buong papakumbabang lumalapit sa iyo. Sa pangalan po, na harap ng iyong banal na pangalan, Panginoon, itinataas po namin sa iyo, Panginoon, yung mga pangalan na banggit namin na may kasalukuyang tinaranas na malfunction ng kanilang kidney o problema sa kidney, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na ayusin mo po ito, Lord. Nagsusumamo kami, Panginoon, na ikaw na, Lord, ang tumulong sa kanila, sa bawat isa sa kanila, na ma-improve, Panginoon, yung kidney functions nila, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoong Jesus, sapagkat naniniwala po kami. In our heart, pagagalingin mo po sila. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen, amen. And we also pray, Lord, sa mga kapatid namin na may relationship problem na nananalangin ng restoration ng kanilang family. O God, tinataas po namin ang pamilya Perez, ang pamilya Butial, ang pamilya Paz, Panginoon. Ikaw na, Lord, ang humipo sa puso ng bawat membro ng pamilya. Ikaw na po, Panginoon, ang magturo ng tunay na kapatawaran sa bawat isa. Ikaw na po, Panginoon, ang magbigay ng tunay na pagkakaisang pagmamahal sa kanila, sa bawat tahanan nila.
kay sa pamilya Paz, pamilya Butchal, at sa pamilya Perez. O Lord, itinataas po namin sa iyo. Ikaw ang Diyos ng pagkakaisa, at ikaw ang tunay naging halimbawa ng tunay at masayang pamilya. O Lord, nais po nila na mabuo at makumpleto at maging masaya ang kanilang pamilya. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, pamilya Butchal, pamilya Paz, at pamilya Perez, i-claim nyo na po sapagkat inaayos na po ng Panginoong Jesus ang bawat miyembro ng pamilya. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. In Jesus' name, we declare relationship restoration in their hearts, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. And we pray, Lord, sa pregnancy na wala pong complication kay Rachel Rafferty, ganun din kay Michelle. Lord, alam po namin na mawawala po ang complication at sila ay makaka-deliver ng kanilang pinakamamahal na mga anak ng normal. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, we claim, Lord, we claim na magiging maayos ang pagbubuntis hanggang sa panganganak. In Jesus' name, amen and amen. Wow. We also pray, Lord, sa kay Aldrin Lobit na mahina ang puso at malapot ang dugo. O God, ikaw na po ang mag-restore ng normal na sitwasyon, Panginoon ni Aldrin. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, amen. Ganun din, yung high blood ni Jen Obamos, oh God, ikaw na po, Panginoon, ang tumulong sa kanya, Lord, para bumaba ang kanyang blood pressure. Maniwala ka, sister, gagaling ka. Mababa yan, in Jesus' name. Huwag ka lang kumain ng maalat. Panginoon, itinataas din po namin ang health concern, paninikip ng dibdib, Panginoon, ni Alan Mendez, O God, tinataas po namin sa iyo na bigyan mo siya ng ginawa, paginawahin mo ang kanyang sitwasyon. And we pray past recovery ni M.M., ni Cedric Panganiban, at ni Edwin Baltwin. Okay, and I pray kay Angel Camille Reyes na ilayo mo, Panginoon, sa tukso at patatagin mo ang pananampalataya ng batang ito. And we also pray, Lord, salamat, Panginoon, magaling na si Jonalyn. And we pray, Lord, sa aming kapatid, no, na palakasin mo po ang kanyang lungs, no, upang mawala na ang suspect na tuberculosis, no. And we pray na alisin mo na, Lord, yung ubo ni Alberto Salas, O God, at pahupain mo na at maging maganda ang kanyang kondisyon. And we also pray, Lord, kay Cheryl, Sister Cheryl Baskugin, no? Yung kanyang goiter at ang kanyang baradong ugat sa puso. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, no? Kasama mo si Sister Marisa Duyan na pares kayong may baradong puso sa ugat na papunta sa puso. O Lord, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, aalisin niya ang bara at i-restore niya ang pumping normal ng inyong mga puso. In Jesus' name, amen. And we, Lord, itinataas po rin namin ang mga panalangin pa, no? Thank you, Lord. Magaling na po si Jabu at magandang gabi, parang Lawrence. Good evening. Yung epilepsy po ni Jomar Mangada at ni Dwight Sonsi Latrell, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, ang epilepsy na ito ay mawawala na. Ang espiritu na epilepsy ay maaalis na sa inyong pangangatawan. In Jesus' name, amen. And we pray, Lord, sa hika ni Ellen Ventura Guzman at ang kanyang thyroid, ang kanyang diabetes. Lord, ayusin mo na ang kanyang pakiramdam at ibalik mo ang kanyang lakas na normal na lakas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kathy, maraming salamat sa Diyos at ikaw ay kanyang pinagagaling. Pinagagaling kanya everyday. Marami pong salamat at sakit po ni Virginia Dubaya na Alzheimer's. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ay mawawala na dahan-dahan. At ang fatty liver ni Amelie Labaw, O God, alisin mo na po yung fatty liver niya. Ituro mo po rin po, Panginoon, yung tamang pagda-diet para ang fatty liver ay tuluyan ng mawala. And we pray for Vicky Roman sa kanyang mild stroke na
Baka recover na siya ng maayos. At sa recovery ni Mark Anthony Manuel galing sa motor accident. O God, ikaw na po, Panginoon, ang kumilos sa buhay ni Mark Anthony Manuel. At ganun din, itinataas namin sa iyo ang panalangin ni Benjamin Mari Chris Artus na maayos na ang kanilang papers papuntang Canada. Wow! Thank you, Lord. Alam po namin na ayusin niyo ito. At we pray, Lord, sa kay Amaya Labaw na may skin allergy at asthma. In Jesus' name, alam ko po magaling na itong batang ito. Hi, brother. In Jesus' name, magaling na po ito. At ang stomach pain ni si Lidon Cabrera, oh God, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, iigi ang kanyang pakiramdam, aayos ang kanyang pakiramdam, mawawala po, Panginoon, ang pananakit ng kanyang sikmura. In Jesus' name, amen. At sa kay Chito Enriquez, no, ang rayuma at pananakit ng tiyan, sa pangalan po ng Panginoon Jesus, maniwala po kayo, kayo po ay gagaling na. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Wow! Thank you po! At thank you for staying after this. Anong oras na ba? 8:39. Nag-start po tayo ng 7:50. Eh, no? Matagal. Marami pong salamat sa inyong panunood, sa pagsama sa amin ng LOJ Valenzuela, Compact Plastic Bodies Formation. Mahal po kayo ng Diyos. Hi, hello, Sister Bong, Mami Bong, magandang gabi, no? Padala muna ako ng sabon mo para ating i-model at i-promo yan sa mga kasama ko. Magandang gabi po, no? Kung meron po kayong prayer request, ay tumay kaugnayan sa inyong negosyo, sa pamilya, karamdaman, yan, sige po, ipapapray natin. Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang prayer request ni Brother Bong de Guzman na maging successful ng kanyang business. Kilala ko po personally si Brother Bong de Guzman, Lord. Kasinayahan mo ang kanyang negosyo, bigyan mo siya ng pagpapala, at bigyan mo, Panginoon, ng katagumpayan ang bawat transaction niya. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, Brother Bong, i-claim mo na po yan, ang victory na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ano po ba? Prayer request po ba? Balikan natin. Please pray for the protection of my son, MJ. Thank you. Okay. Lord, protection, prayer for protection for MJ. Sa pangalan po ng Panginoon, anuman ang sitwasyon mo ngayon, bibigyan ka ng full protection, ng divine ng protection ng Panginoon. In Jesus' name, maniwala po kayo na ang inyong prayer request sa pamamagitan ng malakas yung pananampalataya, ito ay bibigyan ng katagunan ng Panginoong Jesus. Amen po and amen. Wow, pray for my husband. Sige po. Cannot pray for my husband, si Flores. Yes, kung ano man po ang pinagdadaanan. Wow. Please pray for my husband na umuwi na sa amin. Yes. Wow, Lord. This is new prayer, Lord. And we are convicted, Panginoon. And we are committed to pray for this na, Lord, umuwi na siya sa kanyang tahanan upang makapiling na ang kanyang family. Sa pangalan po ng Jesus, ihipuin mo po ang puso at isip ng kanyang husband at siya po'y uuwi na. Sa pangalan po Jesus. Babalik po yan. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen. I-claim nyo na po yan. No? I'm so excited to pray all those. No? Marami pong salamat. Meron pa po ba? Baka may nakakaligtaan tayo. Thank you rin po, Ate Sister Bioli. Magpasalamat po tayo sa Panginoong Jesus. Alam nyo, sa tuwing mag-online prayer po ako at devotion, ina-attack po ako ng kalaban. Kaya, marami salamat sa tuwing matatapos naman ang aking devotion, nawawala na po ito. Dumalayos na siya. Nirebuke na po siya ng mga prayers nyo, no? Iingatan po ang inyong mga anak. Marami pong salamat. Panalangin po para sa mga anak ko. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, ang inyong pamilya at ang inyong mga anak ay iingatan ng Panginoon.
iingatan po. Marami pong salamat. No? Marami pong salamat dahil napakabuti ng Panginoong Jesus, no, na ginagamit ang medium, ang medium na to para manalangin at purihin ang kanyang kadakilaan. Purihin ang pagmamahal na binibigay niya. Amen, amen. So, sabi nga, two or three are gathered together, nandun ang Panginoon. No, kaya, maniwala po kayo, siya po'y nanunood ngayon. Kung busilak at malinis ang puso mo, sigurado, sigurado po. No, ito'y tutugunan, ang inyong panalangin ay tutugunan ng Panginoon. Amen. So, parang ayaw pa nating matapos ha. Gusto pa nating manalangin, no? Sige, susunod, dabaan natin yung ating sharing at prayer. Meron pa ba? Okay, at pinagpe-pray po rin yung batch 84 ng high school namin. Na sana po, ang mga nanonood na kabatch ko, ang prayer ko po ay good health para sa atin. Alam po natin na hindi na tayo bumabata. Good health and good life, no? Discipline life. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. And amen. Okay. So, in behalf of LLJ Valenzuela, in behalf of my of Pompak Values Formation Center and my family, my wife Grace, and my children, marami pong salamat. And mahal po kayo ng Diyos. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. Kaya dapat po ay ating ideklara ang kanyang paghahari sa ating buhay. Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, and Jesus reigns. Mabuhay po tayo. Mahal po kayo ng Panginoon. Amen and amen.